ng saluyot o isang kahon. May mga bisita kami kasing ano, paborito nila yung molokeya. Saluyot, molokeya yan. Dito. Ginagawa nilang soup. Yan, gustong-gusto nilang iulam sa kanin. Dumating si madam, yan dami-daming dala. Isang kahon. Baka bukas lulutuin namin yan. Ganyan yan dito sa Saudi. Yan ang paborito nila. Saluyot. Ayan o. Ang dami. Kailan kaya ako matatapos niyan? Madali lang lutuin yan eh. Kaya pag uwi ko sa Pinas, hindi na masasayang yung mga dahon ng saluyot. Gawing molokeya soup. Dati nung una, ayaw kong tikman yun. Ayaw ko eh. Kasi ang dulas. Kasi silang nagluluto, ang tabang-tabang. Tapos parang walang lasa. Natitikman ko lang yung dulas. Nung pinagluto nila ako, pinaluto sa akin. Siyempre, tinimplahan ko. Ayan. Uugasan na natin. Nugasan ko na yan. Tapos, ano, ikakalat. Ibiblender. Ibiblender ko yan. Tapos, iluluto. Siguro, di ko alam kung ako ang magluluto niyan o si madam. Kasi siya yung nagluluto. Dati hindi ako pinagluluto. Pero ngayon, pinapractice niya ako. Pinapractice niya ako. Binabantayan pa akong magluto. Akala mo, hindi ako marunong magluto. Iyon ang trabaho ko. Magluto. All around, may bata pa. Walang tiwala si madam sa akin. Ayan. May blender na ni Inday Sara. Pag akong nagluto, pag wala si madam, ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin. Pero madali lang iluto yan. Dito lang kasi marti sila. Pero pag sa Pinas, madali lang. Gigisa lang natin yung bawang sibuyas. Tapos, ilagyan mo ng kamatis. Tapos, ihulog mo na yung saluyot. Pag kumulo, yan mo ng magic sarap. Asin, bitchin. O magic sarap. Ayan na yung niluto ko. Nagluto ako ng sarili kong pagkain. Ayan. Nilagyan ko lang ng magic. Kalahati. Tapos asin. Tapos nilagyan ko ng lemon. Tapos na.